Hello? Hello. Ayan, babae. Hello, parang po. Ang ganda ng boses. Hello? Pwede mong lakasan yung boses mo. Hi po. Good evening po dyan sa Pinas. Ay, taray. Garing ata. Garing ba dahi? Garing ata itong abroad. Hello sa iyo. Anong pangalan mo, ate girl? Bem na lang po. Bem. Bem. Bakit sabi mo Pinas? Taga saan ka ba? Nasaan ka ngayon? Qatar po. Ay, nasa Qatar. Kamusta kayo dyan sa Qatar? Yes, normal na din naman po. Kontrolado po kasi dito yung COVID. Ay, sana all kontrolado. Okay, so si Bem na taga Qatar. At ilang taon na si Bem? Magto-25 po. Magto-25. Ayan, so Bem, ano bang may paglilingkod natin sa iyo? Yes po. Actually, single po ako ngayon. Kakahiwalay ko lang sa boyfriend ko nung April. Actually, siya yung nakipaghiwalay. Okay, so naghiwalay kayo nung jowa mo nung April. Yes po. Mm. May nasabi po kasi akong nakasakit sa kanya. Okay. So, it's like, sinabi ko sa kanya is, sana in the first place, hindi mo na lang ako linigawan. Parang ako lang yung nag-i-invest ng feeling sa relasyon na to at parang hindi mo ako siniseryoso. Mm. So, parang after, true chat po yun. So, after nun, parang bigla po siyang nag-shut down. At naiintindihan ko naman po talaga na nasaktan siya dun sa sinabi ko kasi masakit po talaga yun. Nag-sorry naman po ako agad noon that time. Mm. Then, sabi niya sa akin, bigyan mo muna ako ng ilang araw para makapag-isip-isip. Binigay ko naman po yun. Like 3 days, ganun. Pero hindi naman po talaga nag-stop yung communication namin. Parang everyday, in-update niya pa rin po ako sa nangyayari sa kanya. Like, andito na ako sa work ko, ganun. Pero pag nag-I love you na ako, wala na po siyang sagot. Mm. Then, ayun. Teka lang, Ben. Nag-I love you ka sa kanya kahit break na kayo. Hindi po. I mean, that time po nung nasabi ko yun sa kanya, sabi niya, bigyan muna ako ng time na mag-isip-isip. Pero hindi pa po kami nun formally break. Okay. Then? And then po, sabi niya, bigyan ko lang daw siya ng ilang araw. Mag-iisip-isip lang daw po siya. Sabi ko, okay. Then, nag-update rin po kami sa isa't isa. Doon sa pag-iisip niya na yun. Kasi iisip niya ngayon situation namin dalawa doon sa nasabi ko, which is nakakasakit din po talaga. And then sabi ko sa kanya after 3 days, ano na bang yung sitwasyon natin dalawa? Kasi gusto ko nga po ayusin. Kasi alam ko po nasaktan siya. Mm. Sabi niya, pwede bang back to friends na lang tayo ulit? Parang nag-ano pa ako na sagot, grabe, ganun na lang ba? Naiintindihan ko po in a way na nasaktan ko siya, pero bakit parang ang daling niyang gumive up? So parang gusto niya na lang friends kayo? Pero nasabi ko, actually po yun nun, uuwi na po kasi siya ng Pinas. Hmm. Uuwi na po siya ng Pinas, so parang ang mangyayari, mag-forward na po siya sa Pilipinas. Ever since po nung bago maging kami, alam ko na kung uuwi siya sa Pilipinas. Sabi ko sa kanya, okay, susuportahan kita. Pero at first po kasi noon, parang nag-hesitate ako kasi magiging LDR po. So sabi ko, twice ako nag-attempt sa kanya makipaghiwalay. Pero sabi niya, huwag po daw muna pangunahan. I-work out daw namin yung relationship kahit LDR. Sabi ko, sige. So parang nawala po yung hesitations ko. So nagtiwala po ako nun. Pero nung nasabi ko po yun sa kanya, na mga salitang yun, doon po siya biglang nag-shutdown na parang nawala na po siya agad ng interest sa akin. Tapos honestly po, nag-beg pa ako sa kanya na ayusin yung relationship. Nandito na siya sa Pinas niyan? Wala pa po. Pauwi pa lang po. Okay, tapos? Hindi na po kami nag-uusap after namin hindi totally nawala ng communication. Parang kinukumusta niya pa naman ako. Pero nung nafe-feel ko na linalayo niya na po yung sarili niya sa akin, parang nag-start na din po na okay. Parang ayaw na din po talaga niya.
So, nag-stop na din po ako makipag-usap kasi may mga days po na parang bigla siyang mag-chat. Then, mag-reply ako. Then, hindi niya, naka-online siya pero hindi niya naman ako rin-reply. Okay. Tapos, ano na ngayon ang sitwasyon niyo? May mga ganun po instance. Hindi na ako kami nag-uusap. Doon lang, as in po, parang sinisi ko yung sarili ko sa nangyari sa aming dalawa. Sinisi mo yung sarili mo kasi parang ikaw yung nagtaboy sa kanya. Sinisi ko po yung sarili ko kasi, opo, yung na mga nasabi ko sa kanya, parang yun yung nag-trigger sa kanya. At teka lang, ang dami ko sing nasabi. Ano ba yung pinaka nasabi mo sa kanya na tinutukoy mo? Ano talaga yung pinaka buo nung sinabi mo sa kanya? Sabi ko po sa kanya, sana in the first place, hindi mo na lang ako linigawan. Okay. Parang ako lang yung nag-i-invest ng feeling sa relationship na to. At parang hindi mo ako siniseryoso. Ganun ho yung pagkakasabi ko. Okay, no bad words. So nag-trigger yun sa kanya para iwanan kanya, parang ganun. Opo, parang nag-burst lang po ako ng tampo ko sa kanya kasi ano po, naiintindihan ko yung personality niya na tahimik siya, opposite ko po. Kasi parang may mga times na parang nagpapalambing lang hindi niya po magawa. Yes, I understand. So ngayon, break na ba kayo o magkahiwalay, walang communication? Anong sitwasyon nyo ngayon? Break po, as in walang communication. For how many months na kayong walang communication? 5 months. 5 months na? Meaning to say, since nung April, hindi na kayo nagko-communicate? Sabi po natin mga, siguro magpo 5 months na po. Kasi nung naghiwalay po kami, April last week po yun. May po, nag-chat-chat pa siya, pero panaka-naka na lang, hindi na lagi. Pero nandito na siya ngayon sa Pinas? Pauwi pa lang po ata siya sa November. Okay, so ibig sabihin, nasa iisang lugar pa lang din kayo? Yes po. Hindi na rin ba siya nagpaparamdam ngayon? Hindi po. Kahit text, kahit good morning, kumain ka na ba? Ganon, wala na rin? Wala na ho eh. As wala na. Po, as in talaga, iniiyakan ko ho yun until now kasi sinisisi ko yung sarili ko sa nangyari. Pero nagsabi ka ba sa kanya na, hey, magbalikan tayo, ganon? Sinabi mo ba yun sa kanya? Yes po, nag-beg po ako. Nag-beg ka sa kanya. So, anong nangyari na nag-beg ka sa kanya? Yung nag-beg ako sa kanya, parang sinabi niya na na hindi na enough yung feelings ko para ipagpatuloy ko yung relationship. Tapos ayaw na daw ako mahirapan kasi uuwi namin din naman daw siya ng Pilipinas. Aww, ang so cute, girl! Ang so cute po talaga, kaya inuutan ko po siya until now. Yeah, I really feel it. I really feel it in my heart because I know that yung sitwasyon na ganyan, na yung nag-beg ka na sa isang tao, pero yung parang hindi mo naman minimin yung sinasabi mo, pero tinutuon niya talaga ng bonggang-bongga. Tapos ngayon, nagbe-beg ka sa kanya na patawarin na ka at makipagbalikan, pero siya na talaga yung nag-give up. So, feeling mo nagawa mo na talaga lahat ng best mo para makipagbalikan sa kanya, pero ayaw niya talaga? Tingin ko naman, opo. Kasi talaga, parang twice or thrice ko po siya kinausap niya. Sabi ko, pwede pa ba natin i-fix yung relationship natin dalawa? Kasi after naman po namin naghiwalay, nakita pa po kami one time. Pero hindi na po kami nun. So parang medyo, alam po yung mixed signal sa parang yung turing niya sa'yo is parang may kayo, pero wala. So nung nakita kayo, parang kayo pa rin. Pero alam niyo sa sarili niyo na hindi na kayo, ganon. Apo. Then, chinat ko siya, kinausap ko siya, sabi ko, pwede pa ba natin ayusin? Sabi niya, hindi na daw po sapat yung feelings niya para ayusin pa. Saka ako naman daw po yung may ayaw ng long distance relationship. Sabi ko sa kanya, diba, sinabi mo sa akin, itry natin i-work out. Kaya inalis ko yung hesitations ko kasi may nagtiwala akong i-work out natin dalawa. Sabi niya, hindi na sapat yung feelings ko at uuwi na ako ng Pilipinas. Ayoko itang mahirapan sa sitwasyon. Oh, sakit naman nun. Ilang ano na kayo? Ilang years na kayong mag-jowa? Bago-bago pa lang, mga months pa lang po. Kaso nga lang po, pag nai-in love po kasi talaga ako, todo-todo. Yes. So, wala naman masama sa pagmamahal ng todo-todo kasi ganun naman, alanga namang tingi-tingi. So,
dapat talaga pag nagmahal tayo, dapat todo-todo talaga. Huwag lang natin kalilimutan yung mahalin yung sarili natin. So, anong question mo sa akin ngayon, Bem? Dapat po bang sisihin ko yung sarili ko or enough po ba yun na reason para sukuan na ako agad-agad? Aww. Alam mo yung una mong tanong na dapat mo bang sisihin yung sarili mo? No. Definitely no. Kasi wala naman magagawa in the very first place kung sisihin mo yung sarili mo, di ba? Sisihin mo siya o sisihin mo yung sarili mo? Wala nang magagawa yun sa sitwasyon. Kaya kung ako sa inyo, kung magsisisihan lang din kayo, wag na. Kasi wala na eh. Nadudun na tayo sa sitwasyon na break na kayo, na nag-give up na kayo sa isa't isa, na paalis na siya, na wala nang kayo, hindi na kayo mag-jowa. So kung sisihin mo man yung sarili mo o sisihin mo siya, it doesn't matter anymore. Kasi wala nang magagawa yung pagsisisihan ninyo. Yung pangalawa mo namang tanong is kung ano yung gagawin mo ngayon. Tama ba? Ano ba yung pangalawa mong tanong? Kung enough po ba yung reason niya para maghiwalay kaming dalawa. Dahil lang sinasabi ko. Alam mo, sa totoo lang, yung sinasabi niya na parang hindi na enough yung pagmamahal na meron siya para ipagpatuloy yung relationship ninyo, I feel it. And I feel that it's true. And may mga ganun talagang sitwasyon, di ba? Na parang mahal ko yung isang tao, pero parang hindi sapat para ipaglaban mo siya. And masakit man isipin at masakit tanggapin na hindi ka na niya kayang ipaglaban, pero it's better na sinabi niya yun sa'yo ngayon. Kasi isipin mo na lang, kung kayo pa rin, umuwi na siya ng Pilipinas, tinry ninyong mag-LDR, tapos mas lalo pang sumakit yung ulo mo at mas lalo ka pang na-stress kasi nga hindi na enough yung relasyon or hindi na enough yung pagmamahal na meron siya sa'yo para ipagpatuloy. Actually, I love that line. I love that line. I love yung sinabi niya na yun and he's very vocal and he's very bold para sabihin yun sa'yo. Kasi undeniably, mahal ka pa rin talaga niya eh. Ganda naman tayo, di ba? Pag may, actually, kapag may ex ka, hindi naman nawawala talaga yung pagmamahal. Diba? It's just becoming less and less and less. Yung hanggang kaibigan na lang. O kaya minsan mahal mo na lang siya bilang acquaintance, diba? Minsan mahal mo yung aso, mahal mo yung gadget, mahal mo yung tinidor, mahal mo yung kutsara, diba? Pero hindi enough yung pagmamahal na meron ka sa mga bagay na yan, sa mga taong na yun nakakilala mo na lang para ipaglaban sila. So ganun yung pagmamahal niya na meron sa'yo ngayon. And maybe, ako I can say na, yung rason niya kung bakit nag-deteriorate yung pagmamahal niya, bakit naging hindi enough yung pagmamahal niya na yun, it's not just because of what you told him. But dun sa sitwasyon na meron kayo araw-araw, meron na siyang ibang rason kung bakit niya nasabi yon. And I'll tell you this frankly, diba? Hindi ko siya i-sugarcoat na sabihin sa'yo na dahil lang yan sa sinabi mo. Kasi yung sinabi ng isang tao sa atin, yung minsang mga binitawang salita, hindi yun enough para mawala talaga yung buong-buong pagmamahal mo eh. Maybe, doon sa relasyon ninyo, may mga nag-accumulate na mga reasons kung bakit naging less ng less yung pagmamahal niya sa'yo. So una, Bem, huwag mo sisihin yung sarili mo kung may nasabi ka mang ganun. Kasi naging totoo ka rin lang. Yun ang nararamdaman mo eh. Nararamdaman mo na parang hindi kanya nilalambing. Yun ang gusto mo sabihin sa kanya eh. Pagiging totoo yun sa sarili. And hindi mo dapat sisihin yung sarili mo kung bakit nasabi mo yun sa partner mo. Huwag mo sisihin yung sarili mo rin kung bakit naghiwalay kayo. Kasi choice ng lalaki na yun na hindi makipagbalikan sa'yo. At choice ng lalaki na yun na hindi na ipagpatuloy yung relasyon ninyo. So it has nothing to do with making sisi sa sarili mo. And kung sinabi niya talaga na kailangan niyo na maghiwalay at hindi na enough yung pagmamahal niya para ipaglaban yung relasyon ninyo, then be it. Accept it. Kesa naman ipilit mo yung relasyon ninyo, pero in the longer run, mas magiging masakit and stressful lang yan para sa'yo. I know it's really hard to accept. Kaya ka nga tumatawag dito ngayon eh, kasi ang hirap tanggapin, di ba? Lalo na kapag mahal mo yung isang tao. Pero hindi talaga pwede na ipagpatuloy yung isang relasyon na yung pagmamahal na meron ka ay hindi equals doon sa pagmamahal na meron siya. Kinakailangan yung pagmamahal na meron ka, kaya niya rin tapatan at suklian. Pero kung hindi ganun ang sitwasyon, you will just keep on prolonging the pain and prolonging at pinupush yung relasyon, pero doon din naman sa bangin ang punta noon. Kaya, alam mo, matuwa ka pa rin na sinabi niya yun sa'yo ngayon. Kesa umuwi siya ng Pinas, pinalawak pa yung relasyon ninyo, pinatagal pa, pero doon din ang punta.
Because he's giving you much time right now to move on and fix yourself. So, alam mo, mahal ka pa rin niya bilang isang kaibigan na lang. Pero hindi yung bilang gusto niyang makasama habang buhay. Mahal ka pa rin niya that he's saving yourself from that situation. Pero hindi na ganun kamahal para ipaglaban pa ang inyong relasyon. And that's something that you need to accept. Yun na nga po. Kaso yun na nga, hanggang ngayon po kasi mahal ko pa rin yung tao. Correct. And hindi mali yun. Hindi mali at hindi ka namin sinisisi na mahal mo pa rin yung tao. Kasi hindi ganun kadali kalimutan yung pagmamahal, di ba? Especially kasi para sa isang katulad mo na kapag nagmahal todo-todo. Pero, Bem, wala na tayong magagawa eh. Di ba? Nag-give up na yung tao. So, anong gagawin natin ngayon? Kahit mahal pa natin yung isang tao, kailangan nating i-divert yung ating atensyon para yung pagmamahal na meron tayo sa kanya mapunta sa ating sarili at makakita tayo ng isang tao na kayang suklian yung pagmamahal na yon. So maybe you need to start mindsetting yourself na hey, this is the end, this is enough, I should let go of this person, and kahit mahal ko pa siya, hindi ko na pwedeng ipagpatuloy pa yung pagsuyo at pag-push ng relasyon na ito sa kanya. Kailangan ko nang mag-stop. Kailangan mong i-mindset yung sarili mo ngayon. Kasi parang hindi ka pa, wala ka pa sa sitwasyon na yun eh. I can feel na hindi mo pa mina-mindset yung sarili mo na tapos na. Pero ngayon, sa pagtawag mo sa akin at pagsabi mo sa amin dito, i-mindset mo na yung sarili mo na tapos na. Kasi hanggat hindi mo yan tinatapos sa isip mo, hindi yan matatapos sa puso mo. Hanggat hindi mo dinidiktahan yung isip mo na tapos na yung relasyon nyo, yung puso mo, patuloy pa rin aasa. So I need to tell you that, Bem, it's already over. You need to stop. You need to let him go. And you need to restart your life, loving yourself more and moving on from that relationship. Dahil hindi pa end of the world. Masakit, yung proseso matagal, pero pag pinagdaanan mo yon, tuluyan kang mag-heal from that situation. And don't ever think that it's the end of the world. Katulad ng sinasabi ko, kung dumadaan kayo sa brokenness ng buhay ninyo, hindi ibig sabihin kawalan ninyo. But that brokenness na meron ka, i-turn mo into something good. To be better, to be wiser, to be stronger. Pagkakataon mo ito na mas mahalin yung sarili mo kesa dun sa ibang tao. So first, don't feel so guilty about yourself. Huwag mong sisihin yung sarili mo ng sobra-sobra. Stop it. Huwag ka nang magsisi ng kahit sino pa kay sarili mo, kay ibang tao, huwag ka nang manisi. Pangalawa, i-mindset mo yung sarili mo na it's over, tapos na. And number three, move on and let him go. Okay po. So it's better na wala na talaga kaming usap. Yes, Bem. Yes. Katulad ng sinasabi ko dito, kung gusto niyong mag-move on, huwag kayong makipag-communicate kasi hindi talaga ako naniniwala na makakapag-move on ka ng text ka pa rin ng text, chat ka pa rin ng chat. Diba? Kasi kailangan mo magkaroon talaga ng desisyon sa sarili mo. Hindi pwedeng nandito ka lang namamangka ka lang, diba? Na ano ba, mag-move on ba ako o hindi ako? I-chat ko na lang siya ng ngayong araw tapos bukas hindi na naman. Hindi pwedeng ganun. Hindi ka talaga makakapag-move on. Kung gusto mo mas madali siyang makalimutan at makapag-move on sa mas magandang buhay, na wala na yung pain, kinakailangan mo mag-desisyon ngayon at hindi na yan pahabain. Yung lalaki na mismo yung nagsabi sa'yo na hindi na enough yung pagmamahal niya para ipaglaban pa yung relasyon. So ano pang gagawin mo? 'Di ba may mga time na dapat tayo makipaglaban pero kapag nagsabi na 'yung tao sa iyo na hindi na, ayoko na, tama na, tama na. Huwag na tayong magtanga-tangahan na kaya pa nating i-restore 'yung relationship kasi hindi magwo-work 'yung relationship na tayo na lang ang may gusto at 'yung isa ay sumuko na. Okay? Okay po, apo. Hoy Bem, alam ko masakit, 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 masakit. Pero ganun talaga eh. When we love a person, let's not just prepare ourselves for the sweetness, for the loving-loving, for the kilig-kilig. Kailangan pag nagmahal tayo ng isang tao, i-prepare din natin yung ating sarili sa sakit. Kasi walang nagmamahal na hindi nasasaktan. So, yung pain na nararamdaman mo ngayon, that's part of loving. Kaya kayo, kung papasok kayo sa isang relasyon, makikipag-jowa kayo, ihanda nyo agad yung sarili nyo sa pain. Kasi walang relasyon na laging masaya at walang relasyon na walang pain. So, ngayon, na ganyan yung naging ending ng relationship ninyo, dapat
handa ka. Kung hindi ka man naging handa, eh, kailangan mo pa rin harapin yon. But I believe, Bem, na makakatagpo ka pa rin ng tao na kayang suklian yung pagmamahal na kayang ibigay sa iyo. The way you love that person, I hope and pray that you can still find that person that will love you the way you are loving them. Okay? So, Bem, maraming salamat, okay, ha. Po. Huwag kang mag-alala ngayon na yung sakit. Talagang magtitake yan ng time, pero matitigil at matitigil din yung sakit kung ima-mindset mo yung sarili mo ngayon na tama na, it's over, I need not to communicate and I need to stop this. I believe mas mapapabilis yung pag-move on mo. Okay? Okay po. Thank you so much po. Yes. Huwag kang mag-alala, Bem. Bata ka pa. Marami pang mga pwedeng juwain. Okay? Thank you. Yes, thank you so much. Yan na nga po si Bem. O, diba? Ang sakit nun, mga besh.